I'm Noah. I'm Jed. I'm Cathy. And welcome to Bucket List! Ano nga ba ang Bucket List? Well, yung Bucket List is actually a series of videos na sumasagot sa common na mga katanungan ng mga kabataan ngayon. Wow, okay yan ah. Oo, sige, panoorin natin yung mga sagot ng mga kabataan. Sige, sure, sige. sure. Gaano ka-importante ang opinion ng parents sa pipiliin mong maging karelasyon? Magandang tanong to. Kasi diba, may kasabihan nga na parang papunta pa lang kami, pabalik na sila. So, mas marami silang learnings or mas marami silang experiences kaysa sa amin. Kaya, mas alam nila kung ano yung dapat sa hindi. Kasi nga diba, sabi nila, mother's knows best. So, depende naman siguro yun. Kasi nakikita natin yung opinion, yung gusto ng mga magulang natin, yung para sa atin naman. So, yung gusto nila is for our better. Kaya, yung opinion nila is kailangan din natin, kumbaga, i-analyze kung okay ba yung opinion nila para sa magiging karelasyon natin. Or, kumbaga, yung opinion ng magulang natin is nakabubuti pa para sa atin. Oh. Parang ayaw ni Kuya. Actually, based dun sa video, parang may dalawang schools of thought eh. Yung una, yung talagang gusto nila yung opinion ng parents nila. Yung iba naman, pwede mong i-challenge yung opinion ng parents. So, tama na dapat kinukonsider natin yung opinion ng ating mga magulang when it comes sa pagpasok natin sa relationship. Kasi it is our way to honor our parents. Yes. And at the same time kasi, naniniwala ako na nilagay ni Lord yung mga magulang natin sa buhay natin to also guide us, especially sa mga decisions na ginagawa natin. Yung mga parents kasi natin, marami na silang experiences pagdating dyan sa bagay na yan, whether they've been to many relationships or not. Mas may say na sila, and those mistakes na-experience na nila, malaking percentage na ayaw na nilang ma-experience natin yun. And yes, it's foolishness na kung pagdaanan pa ulit natin yun, di ba? So kaya lang, napaisip ako, meron mga ilang kabataan na maaaring hindi maganda yung relationship nila sa parents nila or feeling nila yung advice ng parents nila hindi makakabuti sa kanila. Kayo, as youth leaders, anong masasabi ninyo dun sa mga kabataan na ganun yung situation nila? Isa yun sa mga dapat i-develop ng parents yung relationship nila sa anak nila. That way, mas madali sila mag-open up, di ba? So, it starts with the parents. Yeah, so challenge din talaga sa mga parents na mag-step up. Yeah. Sige dyan tayo, guys. Next. Never pa ako nagkaroon ng boyfriend. So, siguro pag okay na sa magulang ko, tsaka okay na sa akin. Wow. Kasi, ang dami pa pong problema sa academic, so ba't pa mag-enter ng relationship? Yes. Pag kaya mo na maging independent sa sarili mo, doon ka na mag-step up para pumasok na sa isang relationship. So, yun. Relationship. Siguro kapag stable na trabaho, nakapagtapos ng pag-aaral, walang hindi tutulong magulang, at yung masaya sa buhay mo. Yun lang. Kapag ready ka na, woo! Kapag may ready ka sa commitment and responsible ka na dun sa lahat. And yun, kailangan ready lang po. Actually, it's a breath of fresh air na marinig na ganun yung opinion ng mga na-interview natin. Kasi sa pagkakaalam ko, marami akong kilala na hindi ganun yung pananaw nila. No? Correct. Yes. Actually, may isa pa doon statement na parang kapag ready na, pero kailan nga kaya ready? No? Ano masabi nyo? Ikaw, ready ka na ba? Matagal na ba? Ready na ba siya? Yung lang. Mostly ng mga kabataan, basta makaramdam ng konting kilig, ay eto na si forever ko, no? But there are some factors that we really need to consider before we enter in a relationship. First, yung emotional stability natin, di ba? Okay, so kailangan emotionally stable ka. And of course, financially, okay? Kasi syempre, hindi biro yan. Ang end natin is marriage. Kasi, yes, di ba, kapag pumasok true. Tayo sa relationship. So, kailangan handa din tayo sa pera. Kailangan stable tayo sa ating spiritual life or spiritual relationship sa ating Panginoon. Kasi yung tao na para sa atin, hindi ito yung kukompleto sa atin eh. Hindi siya makakapag-satisfy sa atin. So, bago tayo pumasok sa isang relationship, dapat sure tayo na kay Lord pa lang or sa relationship natin sa Panginoon, solve na tayo. Hindi naman kasalanan na ma-in love or magkaroon ng relationship. Yes. Pero ano ba talaga yung priority natin ngayon? Bago ka pumasok sa relationship, siguraduhin mong ang goal mo na talaga mag-asawa. And yan din yung pinapasok ko sa mga kabataan namin ngayon na pag-asawa na ba talaga yung gusto mong gawin? Siya na ba talaga yung nakikita mo na forever partner mo sa buhay? Paano pag nakita mo na yung mga mistakes niya, yung flaws niya, siya pa rin ba? Yeah. Hindi lang yung
yung ano parang momentary killing, di ba? Yeah. So, tip din sa mga kabataan natin diyan na nakikinig. Kapag tumitibok na yung puso mo, huwag mo agad pagkatiwalaan. Yes. Exactly. Because above all else, the heart is deceitful. Yes. Di ba? Kasi syempre kahit ang dami mong advice na narinig, pag tumibok na yung puso mo. Mm-hmm. So, you really have to go to the Lord. Walang masama sa pagtibok ng puso. Huwag kang pokmaru. Yes. Ganon. Namang ba sa pagkalalaki yung may karanasan na sa sex? O ba, marami ka namang pinagdaanan. Bakit maraming kabataan ang maagang nabubuntis ngayon? Napapaisip nga din ako, ano bang ginagawa natin? Ano bang ginagawa ng church? Correct.